yung mga priority, syempre, yung importante na may mga trusted people ka around you. Nauna na dyan, yung tatay ko, nanay ko, mga a few, subdivisions away lang from my house. So, ang sarap, di ba, na pag-aalis yung mga bata, medyo bibili mo, pwede bang, pwede ba ikaw sumundo doon sa mga anak ko? Kasi, yung driver, syempre, isasama ko, or pagka hindi kami sabay na taping ni Christopher, si Christopher naman, siya din sa mga bata. So, ang laking tulong na kami mag-asawa, coordinated. Tapos, yung mga, yung mother ko, father ko, yung family. Tapos, meron pa kami yung mga house staff namin, yung mga kasambahay namin, na matatagal na rin sa akin. Like, yung isa kong kasama si Ate Landa, she's been with me for 26 years. So, matagal pa kasi sa amin ni Christopher. So, panahon bago pa mag-Mara Clara Dance Entertainment pa lang ako kasama ko na. Hindi na siya nag-asawa, pati mga anak ko, inaalagaan niya. So, sobrang blessed ako may mga taong ganun sa buhay. Being one of the board members, actually, it was 5 or 6 years ago, nung in-offer ako ni Ma'am Grace po. That time siya yung chairman ng MPRC. So, naalala ko, nag-judge pa ako sa showtime noon. Yung time ng pregnant ako with my youngest. So, a phone call from her asking me if I was kung interested, if ever, ganyan, okay ba sa akin. Tapos, natatandaan ko, hindi ko na tinanong yung detalye, pero sobrang nag-yes kagad ako sa taking kami noon. So, dire-diretso na nga, 5 years kami na board members. Lalo na, magulang ako. Parang I thought that time, this is my chance na rin na para ibahagi yung participation ko sa industriya, di ba? Para tsaka, di ba, with matching with matching smell ni Marquez. Smell. Hindi, tsaka yung, syempre, pag magulang ka, parang yung concern mo din sa mapapanood ng anak mo, di ba? Ito, hindi lang sa mga anak ko pwedeng i-apply, pati na rin yung pag-rate namin sa bawat TV or movie materials. So, okay, una muna, para lang alam nila na pwedeng parang bias sa MTRC. Hindi namin pwedeng i-rate yung aming sariling show. So, same with Bobby Andrew. Si Bobby, di ba, meron din siyang show. So, hindi siya pwede. Kailangan hindi kami mag-rate nun. Pero, personally, kahit hindi ako kasama sa Little Nana, I find it very wholesome. Tapos, family-oriented. With values, syempre, values-oriented yung show. Tsaka yung something new, yung premise ng story, di ba, na alam mo yun, yung binigyang highlight, binigyang halaga, yung mga special natin, di ba? Yung mga special kids natin. So, ako kasi medyo relate dahil ang brother ko has autism. So, yung aking youngest brother, yung youngest sibling namin, he has autism. So, he's already in his 30s, pero alam mo yun, yung functional siya, and normal, pag tinignan mo, yun lang, pag nagsalita pa ulit-ulit, mahilig siyang magkamuka. Pag nakita ka niya, isipan ka na niya sino kamukha mo. Tsaka yung rin siya, solid kapuso siya. Kahit noong wala pa yata ako sa GMA, pero very siya ng fan siya ng GMA. Ay, anak ko talaga yan. Tawag sa anak ko kay Christoph sa school, Archie. Kaya sana nga mawala na yung kapuso ka, kapamilya ka lang, kapatid ka lang. Sana katrabaho na lang. Alam mo yun, yung diba? Kasi pagkatrabaho, flexible, kahit saan pwede ka magtrabaho. Eh lahat tayo, kailangan natin magtrabaho para sa mga pamilya natin, para sa kapuso natin, diba? At para sa mga kapatid natin. So yun yung nagtatrabaho lang tayo. Sana yung wala nang gano'n, walang network wars. Kasi syempre yung magbe-benefit doon bilang mga artista, mas narami yung trabaho, diba? Para sa mga kasama natin sa industry.